Matagal ang hearing sa kasong illegal detention ni Vong Navarro kontra Dennis Cornejo, Cedric Lee at Zimaraz. At noong recess, mukhang nag-away umano ang lola ni Dennis na si Florencia at ang abogado ni Navarro na si Attorney Alma Malyonga. Tinuro niyo ito. Ano yan? Ano yan? Sabi niyo ganun. Sabi ko, hindi ba meron naman tayong freedom of expression? Yun lang yun, kakong ganun. Hindi. Ano ito? I-report niya yan. Nangina ako na dinuduro niya na itong t-shirt. Bigla rin daw sumama ang pakiramdam nito. Pero, hirit ni Malyonga. I deny that that happened. There are witnesses. And if that is her version, let her say it. But remember, I keep on saying, when you do something under oath and you state falsehoods, there are consequences. Nagpa-blotter na si Lola Florencia kontra kay Malyonga. Tinutulak niya na akong ganon. So sa lawyer, hindi mo dapat itulak o ruhat yung isang tao. Or lalo na yung matanda. Magpa-blotter kami, then medical. Then probably she will file sa Integrated Bar of the Philippines for the misbehavior insofar as my client is concerned. Sa loob ng korte, si Navarro ang unang sumalang sa witness stand. Ito kasi ang unang araw ng pagdinig sa kasong serious illegal detention laban sa kampo ni Lee. Kasama rin dito ang motion ng kampo ni Lee na makapagpiansa. The purpose of the hearings for bail, of course, is to show that the evidence of guilt is strong. And we are prepared to do precisely just that. Tignan na lang natin pagdating. Ano naman kaming mga remedies? Dahil naman sa dami ng miyembro ng media, mistulang nag-init ang ulo ni Judge Paz Esperanza Cortez.